Pag gumagalaw ang interest rate, ayan, pataas ka pababa. Tama, tama. Diyos ko, wala nang sex bomb, pero yung pa rin na sinasayaw mo. Hello mga Arki, kamusta? Hello. Kamusta Rienzie? Okay naman ito, medyo para nagiging normal na yung buhay, paunti-unti. Oo, no? Marami ng tao sa labas and I think the economy is really opening up. Mm-hmm. And that's right. Yung mga tuloy. Yung mga kaibigan ko, sabi nila parang meron ng memo yung opisina nila na tapos na yung work from home nila by March. Pagdating ng March ay papasok na ulit sila sa opisina. Oo, but, may kilala lang ako 100% na sila na back to work kasi parang almost 100% ay bakunado na. Tama ba yung term bakunado? Mm-hmm. May bakuna na ayon. Fully vaccinated, full vax. Fully vax. Vax the vax. With booster. Ang sabi nila pag sinabi mo fully vaccinated, dapat may booster daw. Ah, ganun so, ba 'yon? I don't know. Para sa akin naman is as long as you have been vaccinated, at least you are much better than someone na ni isang turok ay wala pa, di ba? That's your protection. Mm-hmm. But anyway, I remember sa mga past live streams natin, Rienzie, may mga tanong yung mga ka-arki natin na medyo hindi natin nasasagot, no? Kasi nauubusan tayo ng oras. Asa ka yes. Hindi nag-aayuda. Correct. So, sasagutin natin yung isa sa mga questions na ipadala sa atin during one of our live streams na hindi natin nasagot during that time, no? Mm-hmm. And yung tanong is, ano ba raw ang effect ng interest rates? Yung pagtaas niya and isama na natin yung pagbaba niya. So, pag gumagalaw ang interest rate, ayan, pataas ka pababa. Tama, tama. Diyos ko, wala nang sex bomb pero yung pa rin na sinasayaw mo. It's a homage. A tribute. So, yun yung siguro sasagutin natin, Rienzie, ngayon. Ano ba yung effect sa isang ordinaryong tao kapag tumataas or bumababa ang interest rate? Kasi madalas natin nakikita yan or naririnig sa balita, no? Business news, finance news na the Banko Central ng Pilipinas has announced that they are increasing their interest rates by 20 points. May mga ganyan-ganyan. No? So, sa isang ordinaryong tao, sa isang general public, sa general public, hindi yun ma-interpret. Anong, bueno ngayon, di ba? So, yun yung itatry natin i-explain ngayon. Okay. Sige, at bilang isang bankero dati, bankero na nagtatrabaho sa banko, hindi yung bankero na nagsasagwan, i-explain mo sa mga ka-arki natin ngayon. Alright? So, pag sinabi bang interest rate sa balita, ano yung nire-refer niya? Interest rate ba yun ng alin? Ito yung usual na to, ito yung mga overnight na lending rate, no? Ito yung para mga interbank na lending rate. Ito yung tinatawag natin na kapag interest rate. Kasi ang mga banko din, minsan nawawala ng pondo, di ba? Or kailangan pa ng mas malaking demand ng pautang. So, even banks lend to each other. So, pag sinabi natin na policy rate, no? Ito yung usual na overnight na lending rate ng mga banko. Para to each other. So it doesn't really mean yung interest rate na kinikita ko sa savings account ko o yung interest rate na sinisingil sa akin ng loan ng banko. This specifically refers dun sa rate kung saan yung interbank rate na nakukuha ng mga banko pag umuutang sila sa ibang banko or sa central bank mismo. Tama ba? Usually pag in between banks. Okay. So
Yeah, so syempre, of course, kapag isipin natin, no, kung inakyat ng BSP yung... Hindi, backtrack muna tayo ng kaunti. Bakit pa nagtataas at nagbababa ng interest rate? Mm-hmm. Diba? Uh-huh. Tingnan muna natin. Well, isipin natin, no, kapag mura yung pautang, diba? Mura yung pautang, anong gagawin ninyo? Diba? Mas maglo-loan ka for mm-hmm. pwedeng auto loan, diba? Or paggawa ng bahay, diba? Or pa-repair ng bahay. Or business, diba? You can have yes. also loan. So, kumbaga, if the loan rates are mababa, then people tend to borrow money and then reallocate it, diba? To other activities, no? So, usually ginagawa to na nagbababa ng interest rate if the Banko Sentral or the government wants to ano to support the economy. Kung medyo mahina ang economic activity, o sige, magbaba tayo ng interest rate para mas umutang, di ba? Mas umutang yung mga tao. So, syempre, pag nagpagawa ka ng bahay, then marami kang gagastusin like labor, di ba? Yung semento, di ba? Yung bakal. So, may multiplier effect lahat yan. So, that is ano no kapag nagbaba ng interest rate. Ngayon, nagtataas naman kapag halimbawa medyo mataas ang inflation, di ba? Syempre, pag mataas ang inflation, usually niyan, di ba? Yung mga tao is pwedeng bili ng bili or the other way around, no? Pag yung mga tao masyadong maraming pera in circulation, masyadong mababa interest rate, gastos ng gastos, then tataas ang presyo, then if you have that, then you have high inflation. And you know, higher interest rate, medyo dinadampen niya yung inflation. Kasi kung ganun, di mas hindi gagastos ang tao. So kung hindi gagastos ang tao, then the demand is mas mababa. Then syempre, pag mababa demand, wala masyadong bumibili, then bababa yung presyo. Yun. So kaya napapatame ng interest rate, ng pagtaas ng interest rate, ang inflation. So having said that, kung bakit nagtataas? ng interest rate. Ano naman yung epekto nito, di ba? So, una, nakita natin na kapag nagbaba ng interest rate, mas magmumura ang mga loan rate, housing loan, ganyan, auto loan, business loan. So, mas makakautang ka, di ba? At a cheaper cost, di ba? At a cheaper cost. And, kaya nung nakita natin, siguro mga panahon ni, I think that was Noy's time, yung talagang pababa ng pababang interest rate, no? Then ayun nga no, the economy was spurred at mas maraming umutang during that time. Yon. And ayun, that was one for the loan. Ano naman epekto nito sa savings rate, 'di ba? O nakita niyo, 'di ba, dati ang mga time deposit rate, 'di ba? Sinasabi ng mga nanay-nanay, lolo-lola, nagti-TD ako dati 8%, 'di ba? Yes. 6%. Eh ano ngayon ng TD mo? 0.20 na lang, 0.25. Right? Kasi bumaba din ang interest rate. So pag bumababa ang interest rate, pati yung mga yan, yung mga savings account rate, yung mga time deposit rate, bumababa din. Mm-hmm. Yun yung ano nun. Yun ang kanyang effect niyan. Pagdating naman sa investment, okay, medyo mas iisipin pa natin ng kaunti. Okay? Hindi yung ganun kasimple ng loan and savings. Now, pagdating sa investment, siguro tumutok tayo dun sa dalawa na major investments. Number one would be fixed income or bonds. Pangalawa, equities. Okay? Mm-hmm. Unahin natin yung mas madali, equities. Uh-huh. Diba? Oh, nag-akyat ng interest rate. Diba? So, kumpanya ka. Nag-akyat ng interest rate, mataas ang borrowing cost. So, in terms of expense or interest rate expense, anong epekto sa'yo bilang business? Aba, mas magmamahal, di ba? So hindi ka muna uutang, hindi ka muna mag-business loan. Pwedeng hindi uutang or pwede rin na, eh, syempre, kung kailangan mo talagang umutang, since mataas ang expense, yung iyong bottom line or net income or yung kikitain mo, mas ninipis, di ba? Mas bababa. And of course, kapag mas mababa ang net income and moving forward, bababa pa rin, then ang epekto sa stock price, bababa. Kasi mababa kita eh. Yon. So, pag nagtaas ng interest rate, usually, no, kaya pag nakikita natin na there's talk of Fed rate hike or interest rate hike, ang stock market, nakikita mo, bumababa din. Kasi syempre, they expect na, ano, the companies would be earning more because of higher interest rate expense. Diba?
apektado din dito mo especially yung mga bangko. Kasi syempre, di ba, pag masyadong mataas ang loan rate, then wala masyadong utang, then of course, kaya ano, the stock price would go down. Kaya mas sensitive sa interest rate movement ang mga bangko at financial institutions. Sa fixed income market, ano ang effect niyan? Pag sinabing tataas ang interest rate, ano mangyayari sa fixed income market or sa bond market? Tataas ang interest rate, ganun din, pero mas pronounced sa fixed income market. Kasi isipin mo halimbawa, meron kang ano ngayon, meron kang bond, okay? May hawak ka na bond. Sabihin natin na RTB, no, giving 5%. Kaya nagtataas interest rate. Sabihin ng government, "Oh, next year, next month pala, mag-issue tayo ng RTB 9%." Okay? Mm-hmm. Ikaw ang hawak mo 5% lang. Okay? Uh-huh. So kung nabili mo 'yan ng 100,000, 5,000 binibigay sa every year. Ngayon, gusto mo ng 9 kasi naglabas ng bago eh. Oh, meron bang ano? Meron ba meron bang ng tao na bibili ng 5 mo eh may 9? Oo, wala. Diba? Oh, anong gagawin mo? Benta mo ng mas mura. Bebenta mo ng mas mura para makuha mo yung 9 or you know, para mas para makakuha ka siguro ng 9, 'di ba? Or to reallocate. Mm-hmm. So, pag umakyat ang interest rate, then anong nangyari sa presyo ng bond dahil binenta mo ng mas mura? Pumababa siya. So parang ano yan, parang ganun ang ginagamit ko dyan. Pag umakyat ang interest rate, yung presyo, bumababa. So, pag tumaas yung interest rate, sabi mo, usually bababa yung equity market, bumababa din yung bond market. Pero, di ba may mga instances na mataas ang bonds, pero bagsak ang equities? Well, nangyayari yun kapag there are some rotation on the economy. Like if they feel na medyo volatile ang stock market or if they feel na medyo risky na, sabihin na lang natin na masyado nang mahal yung mga presyo sa stock market, then they profit take. They go to safe haven. They go to safe haven such as bonds, U.S. Treasury. So, hindi siya talaga, ano, hindi rin talaga directly related sa interest rate. So, what I'm getting now is yung bond market, yung equities market or stock market, at saka yung mga yung interest rates, lahat sila meron siyang connection and depende yung up and down niya, naghihilahan yan, and it's always important to understand what is actually happening in the economy para mas maintindihan kung ano yung expected na reaction. For example, pag sinabing tataas yung interest rate, in general, bababa yung stocks, bababa yung bonds. But there's also a consideration na ano ba yung current situation ng economy. Mm-hmm. So katulad nung pandemic, I remember na bumagsak ang stocks kasi nga sarado yung mga businesses. So yung mga bonds, yung mga businesses na kailangan ng pera, hindi naman makautang sa banko kasi nga mataas yung interest rate. So nag-issue na lang sila ng bonds. So yung during that time, para maging attractive sa mga investors, tinaas sila yung interest rate ng bonds. Kaya umakyat yung bond market during that time. So mayroon silang relationship pero hindi sila very strict pagdating sa reaction, no? It's always important to understand ano yung current economic situation, yung ano bang tawag ko doon, macro economics, no? That's right. And apart from that, no, minsan like kunwari, minsan makikita mo like right now, no, the Fed would be hiking rates, so medyo paakit ang interest rate pero umaakit ang stock market, 'di ba? Kasi kumbaga yes, it affects the stock market, pero medyo iba yung, kumbaga, it's going up because nag-open up economy. So yung maskin umakit ang interest rate expense po pwede, pero na-offset naman siya ng pag-open up ng economy. So mas kikita yung mga kumpanya. So there's also that. Pero pagdating talaga sa fixed income, sa bonds, talaga pag nag-aakit ang interest rate, talagang bumababa yan. So ayun, so similarly, baliktad lang din. Pag sa equities market, pag pababa interest rate, then mas less ang expense, then mas kumikita ka, mas aakit ang stock price mo. Pag sa bonds naman, of course, ganun din, di ba? Balikta rin natin, meron kang 9% na hawak, eh bumaba, nag-issue ng 5%. Aba,
syempre yung 9% mo mas mataas ang value kasi hindi mo naman ibebenta at caution, di ba? Medyo dadagdagan mo ng konting premium yon na tinatawag. Yes. O magdadagdag ka ng konti. Kasi aba, alangan naman at cost ko lang ibebenta. Siyempre, yung other side, parang, sige, dadagdagan ko ng konti para makuha ko lang yung 9% mo. Yes. So that's the, ano, that's the broad strokes, no, the effect of interest rates in loans, in your savings time deposit account, and in your investments as well. On a final note pala din, since napag-uusapan na rin natin yung effect ng interest rate, kaya pag nakikita natin, no, pag paakyat ang interest rate, then ang mga bond funds, no, nagne-negative siya or bumababa or volatile. Pero pag pababa, umaalagwa naman sila, umaakyat. But having said that as well, may mga iba't ibang klaseng bond funds. Okay? Merong bond funds na nagko-concentrate dun sa mga 10 years or more na bonds. Yun yung mga we call them the longs, no? The longs. So, kumbaga, parang long-term bond funds. Hindi talong, the longs. Hindi talong. Meron din mga bonds na nagko-concentrate sa 5 to 10 years, yung mga intermediate or medium term. Tapos, meron din mga short-term bond funds, which is yung mga 5 and below, di ba? Ganyan. So, pag paakyat ang interest rate, mas apektado yung mga nasa longs. So mas gumagalaw. So tingnan mo yung bond mo, long dated ba yan? Kasi kung long dated yan, then pag paakyat ang interest rate, mas sensitive sila, mas volatile, so mas bumababa sila vis-a-vis sa medium term and most especially sa short term bond fund. Pero ang kabaligtara naman yan, pag nagbababa ng interest rate yung mga nasa longs o yung mga long-term bond fund, no, na pwede nating tawagin, mas mataas ang akyat. Yun. Mm-hmm. Kasi mas sensitive sila, so mas pronounced yung pag-akyat nila. So check with your fund manager kung ano ba ang klase ng bond fund composition natin. Composition. At makikita mo doon, you can look for the duration. Yan. Tingnan natin naman, Arki, yung duration. Kasi yung duration ang magsasabi kung more or less ano yung average na age or laman ng bond. Kunwari, duration is nasa 7. So, on the average, nasa 7 years ang edad ng bond. No? So, medyo apektado siya ng konti ng interest rate. Pero kapag nakita mo duration is 10, mga ganyan, naku, talagang super sensitive yan. So, of course, kapag bakit ang interest rate, you would rather be in a bond or bond fund na short ang duration, yung mga nasa 5 yes. or less or 2 or 3. Basta the short, bakit ang interest rate, basta the shorter the duration, the less sensitive sa interest rate, and then the longer the duration, mas sensitive siya. So yun, so again, pag bakit ang interest rate, syempre doon ka sa short para hindi ka sensitive, di ba? Pero kapag pababa ang interest rate, you'd rather be on a long duration kasi yun ang mas sensitive, so mas aakyat siya. Yun. So, pag mga ka-Arki, siguro just a short summary. Pagdating sa economy natin, meron tayong inflation, may interest rate, merong fixed income market, may stock market. And lahat yan, naghihilahan. Meron yung mga relationships. And that is one of the reasons kung bakit nobody can really predict the market because there are so many factors that affect it. May mga relationship na in general, historically, ganito yung nagiging relationship niya. Merong inversely proportional, merong directly proportional. But, merong very strongly correlated. Yeah, diba? Pero wala siyang hard rule na pag umakyat to, automatic bababa yung isa. There's always other factors that affect. Yes. And it's important to understand kung ano yung relationship niya para hindi na natin kailangan i-memorize yung correlation ng bawat isa kasi we can just alam mo, imagine it, 'di ba? Kasi we have to factor in ano yung current situation ng bansa, 'di ba? Kasi may mga political or other factors also, 'di ba? Katulad right. yung national election that also affects yung sentiment ng mga investors which could affect the stock market and the bond market and etc. But yes. It's always a good practice to be updated with the news so that we can always know ano yung mga magagandang dapat gawin pagdating sa ating investment plan. That's right.
Of course, kung gusto nila ng tulong, kung paano ba nila i-design or i-strategize or i-rebalance ang kanilang investment portfolio, ayan. They can email us at admin@arki.com and probably set up a consultation with us. Yes. Yun, ako. Right. Maraming salamat mga ka-Arki sa panonood. Thank you. Panonood sa isa na namang video natin dito sa YouTube. So, if you like this video, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Oo. And ano yung ginaganyan mo? Hit the notification bell. Yes. Oo. Para yun. Malaman nyo na makikita na naman kami sa inyong feed. Okay. Yun. No? Maraming salamat, Rienzie. Thank you. Sa iyong explanation. And kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Alright. Bye-bye.